Si Satanas ay isang tagapagwasak, November 11. Kahabag-habag ang lupa at dagat, sapagkat ang Diablo'y bumaba sa inyo na may malaking puot, palibhasa'y alam niya na maikli na lamang ang kanyang panahon. Apokalipsis, Kabanata 12, Talata 12. Kinalulugdan ni Satanas ang pagdidigmaan, sapagkat ito ang gumigising sa pinakamasamang damdamin ng kaluluwa. Nagtataboy sa walang hanggang pagkapahamak sa kanya mga sinawing gumon sa bisyo at pagbubuhos ng dugo. Ang kanyang layunin ay ang papagdigmain ang mga bansa sapagkat sa ganito ay maaalis niya ang isipan ng mga tao sa gawang paghahanda upang makatayo sa kaarawan ng Diyos. Gumagawa rin naman si Satanas sa pamamagitan ng mga elemento upang maipon ang kanyang ani ng mga hindi handang kaluluwa. Pinag-aralan niya ang mga lihim na paggawa ng kalikasan at ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan upang pamunuan ang mga elemento ayon sa ipinahihintulot sa kanya ng Diyos. Nang siya'y pahintulutang magpahirap kay Job, kadaling pinalis niya ang mga kawan ng tupa at baka, mga alila, mga bahay, mga anak, sunod-sunod na dumating ang kabagabagan si isang sandali lang. Ang Diyos ang siyang nagsasanggalang sa kanyang mga nilikha at nagkakanlong sa kanila buhat sa kapangyarihan ng manglilipol. Datapwat, ang sangkakristyanuhan ay nagpakita ng paghamak sa kautosan ng Diyos at gagawin ng Panginoon ang sinabi niyang kanyang gagawin. Babawiin niya ang kanyang mga pagpapala sa lupa at aalisin ang kanyang pag-iingat doon sa mga naghihimagsik sa kanyang kautosan at nagtuturo at namimilit sa iba na gumawa ng gayon din. Pinamamahalaan ni Satanas ang lahat ng hindi tanging iniingatan ng Diyos. Lilingapin at pasasaganain niya ang ilan upang maitaguyod ang kanyang mga layunin at dudulutan naman niya ng bagabag ang mga iba at papaniwalain silang ang Diyos ang siyang sa kanila ay nagpapahirap. Bagaman siya ay nag-aanyo sa mga tao na isang dakila manggagamot na makapagpapagaling sa lahat nilang karamdaman, ay magdadala siya ng sakit at kapahamakan, hanggang sa maging kagibaan at maging basal ang mga bayang tinatahanan ng maraming tao. Ngayon pa man ay gumagawa na siya. Sa mga bigla at malulubhang kapahamakan at kasakunaan sa dagat at sa lupa, sa malalaking sunog, sa mga mapanirang buhawi at kakilakilabot na bagyo ng yelo, sa mga unos, baha, ipo-ipo, biglang paglaki ng tubig at lindol, sa lahat ng dako at sa 1,000 anyo, ay ginagamit ni Satanas ang kanyang kapangyarihan. Sinisira niya ang nahihinog na pananim at nagkakaroon ng kagutom at panglulupaypay. Ang hangin ay pinupuno niya ng sakit at libo-libo ang napapahamak sa salot. Ang mga pagpaparusang ito ay magiging lalo't lalong malimit at mapangwasak. Ang kapahamakan ay darating sa tao at sa hayop. Ang lupa ay tumatangis at natutuyo. Ang mapagmataas na bayan ay lilipas. Ang lupa ay nadumihan ng mga dooy naninirahan sapagkat kanilang sinuway ang kautusan. Nilabag ang tuntunin, sinira ang walang hanggang tipan. Isaias, Kabanata 24, Talata 4 at 5.